Proverbs 3, 1 to 12. Okay, babasahin ko po muna yung una. Salit-salitan po tayo. Ready na po ba? Proverbs 3. My son, forget my law, not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presence shall burst out with new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Sabay-sabay tayo. For whom the Lord loveth, he corrected, even as the Father, the Son, on whom he is delighted. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa malamig na panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Tunay nga na pagsasaluhan namin ito ngayon sa gabing ito. Maraming pong salamat muli sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa notes ko. Ito. Okay, yung title nito is A Secret That Is Not Hidden. A Father's Advice. Okay? Okay, may mga secret, no? Ngayon, marami ngayon, ano? Mga New Year's resolution, no? Ano yung mga New Year's resolution natin? Magpapapayat na ako. Okay? Hindi na ako mangangaway ng iba. Ano pa yung mga New Year's resolution natin? Susunod na ako sa magulang ko. Okay, ano pa yung mga New Year's resolution natin? Mag-aaral ako ng mabuti para afterwards may rewards ako, no? Sa school at saka sa parents ko, di ba? Sarap nun, di ba? Pagkatapos ng school year, may rewards ka, may binibigay sa yung medal. Yung medal sa Rodriguez, ang laki, di ba? Ganyang kalaki. Pagka silver, pagka ano ka? Bronze. Mas maganda nga yung bronze eh, pag tinignan mo sa silver eh. With honors, with high honors, with highest honors. Ang ganda nun, no? Tapos meron ka pang reward sa parents mo, di ba? May bago kang gadget, pag mayaman-yaman si tatay at saka si nanay. Or may bago kang damit or sapatos, di ba? Ang daming mga rewards. Okay, sa Bible, maganda dito, hindi niya tinago para makakuha tayo ng reward sa Panginoon, no? Hindi niya tinago sa atin, no? Hindi niya pinagkait 'yon, no? Mga bata, alam na alam niyo 'to eh. Sabi ni Jackie, hindi ko naman alam yung Proverbs 3. Alam mo ba 'yon, Proverbs 3, Jackie? Okay, alam na alam mo 'yon kasi nakadalawang recite ka na nun dito. Okay? Okay, sa unang part, no, sabi diyan, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. No? In-address nung nagsasalita yung kanyang sinasabihan na kanyang anak. No? Anong pinaka the best advice na makukuha mo sa kaninong tao? Okay? Isipin mo ko, kaninong tao ba ang pinaka the best advice na makukuha ko? Okay? Siyempre, sa tatay mo or sa nanay mo, sa parents mo. Pero, ang pinakamahalaga, yung tatay mo doon sa langit. Pag siya yung nagsabi noon, the best ba yun, advice niya? Yes. Okay, tingnan natin, no? Meron ako dito apat na points, no? Kung ano yung mga in-advice ng Panginoon para yung mga rewards niya, mabigay niya sa atin. Either be dito sa lupa or sa langit. Okay? Sabi dito, my son, forget not my law, and let thine heart keep my commandments, no? Unang-una, forget not my law. Okay? Dami nito eh. Di ba? Yung 10 commandments pa lang, 10 na yun.
Okay? Pero pagka nire-remember mo yung law ng Panginoon, tingnan natin kung ano ibibigay niya sa atin. Okay? Tingnan natin. Sabi niya, let thine heart keep my commandments. Saan mo daw itatago yung commandments ng Panginoon? Sa puso. Bakit sa puso? Bakit hindi na lang sa bulsa? Bakit hindi na lang sa gadget mo? Pwede ba yon sa panahon ngayon? May naitatago ka ba sa mga gadget mo? Meron, di ba? Meron. Lahat ng mga phone numbers ng kaklasmate mo, friends mo. Ano pa? Pwede mong itago sa gadget mo. Tinatago mong relasyon, pwede mong itago sa gadget mo. Pero nalalaman pa rin. No? Mga desires mo. Yung iba dati, uso pa yung ano eh, di ba? Yung digital, sinusulat mo lahat ng nangyayari sa'yo sa buong araw. Diary, no? Sinusulat. Ngayon, digital na yan. Pwede mo nang gawin yun. Ngayon, mas digital na. Blog na. Yun yung kanilang digital diary. No? Kahit na anong ginagawa mo, kakain ka, pupupo ka, lahat ng ginagawa mo, pwede mong i-video. Huwag mo lang papakita yung dapat na huwag mong ipakita. No? Yan, no? Extension yun. Pero sabi ng Panginoon dito, saan mo daw ikikip yung kanyang commandment? Sa puso mo. Okay, paano yun? Paano mo kinikip yung commandment ng Panginoon sa puso mo? Okay, yun yung isa-isahin natin dito, no? Paano mo ikikip yung commandment ng Panginoon sa puso mo? Okay, nag-gets nyo ba? Sino daw yung pinaka-the best advice na makukuhanin natin? Either be sa parents natin, best yun. Okay, kung hindi naman perfect yung ating parents, meron tayong perfect na parent na nasa langit, which is ang ating ama. Okay? Perfect siya mag-advise. Okay? Unang advice niya, forget not my laws. Okay? Isa-isay natin dito. Marami to eh. No? Yun yung unang-una nating point. Do not forget the law of God. Huwag mong kalimutan ang salita ng Panginoon. Okay? Paano paraan hindi natin makakalimutan ang salita ng Panginoon? Isusulat daw siya sa ating puso. Paano natin isusulat sa puso? Paano yung sinusulat sa puso? Okay? Sinusulat mo yun sa puso sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita niya. Okay, yun yung unang part. Yung pangalawang part nun, yung mas malalim pa, sasauluin mo. Nagsasaulo ba tayo? Sino nagsasaulo ng salita ng Panginoon? Okay, pag pinasabi ko kay Ezekiel yung Proverbs 3, 1 to 10, alam ni Ezekiel yun eh, di ba? Tama? Saulo mo ba yun? Hanggang 9 lang pala kayo, no? Tama ba yun? And I increase, tama nga, hanggang 9 lang. Pero ang dami pa rin yun, 1 to 9 yun. Hindi yun basta-basta. Nakasulat na ba yun sa puso natin? Yes, hindi mo na yun makakalimutan, no? Lalo na yung mga bagay na ginagawa mo nung bata pa, hanggang sa lumaki ka. Tapos nasasaulo mo siya, no? Nauulit siya, no? Minsan nakakalimutan mo, pero pag na-trigger uli yun, parang kusa yung lumalabas sa puso mo. No, dapat hindi ko kakalimutan ang salita ng Panginoon. Okay? Next, tignan natin. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Okay, sabi doon, kung ginawa mo daw yun, hindi mo kinalimutan yung salita ng Panginoon, yung kanyang law, at yung kinip mo siya sa iyong puso, may promise ang Panginoon. Okay, ano daw yung unang promise ng Panginoon? Length of days. Ano ibig sabihin ng length of days? Haba ng araw. Halos parang pareho yun sa long life pa. Di ba? Pero, ang take ko dun sa length of days, it's a quality life. Yung buhay mo may quality. Hindi yung basta nabuhay ka lang, nabuhay yan. Di. Wala nga naging kaibigan yan. Wala nga, hindi nga nakipag-interact yan kahit kanino eh. Di ba? Ay, lagi yan, yung matandang yan. Tumanda na yan ng ganyan. Halos palaging away lang. Bukang bibig niyan. Okay? Gusto mo ba ganun? Pag tumanda ka na, ganun pa rin. Parang matanda kang walang pinagkatandaan. Okay? Alam niyo ba yun? Naririnig niyo ba yun? Parang ang tandaan nito, ba't ganyan pa magsalita? No? Sabi, imbis na magsalita ng maayos, puro mura. Tapos sasabihin pa, eh, bulaklak na ng bibig ko yan eh. Eh, bulaklak pala ng bibig mo, dapat mababong bulaklak na lang ang pinili mo.
bakit masasamang amoy pa ng bulaklak? Di ba? Meron bang mabahong bulaklak? Meron, di ba? May mga mabahong bulaklak. Ba't yung pampipiliin mo, hindi mo papiliin yung mabango? No, sa gabi, may mabangong bulaklak eh. No, yung dama di noche. Kahit malayo ka pala, amoy mo na yun eh. Minsan nagkakatakutan pa nga eh, di ba? Pag naamoy mo yung dama, parang may di ba? Nagkakatakutan pa pag naamoy mo yung dama di noche. Kasi napakabango niya eh. Pagdating ng gabi. Okay? Quality life. Ano yung quality life pa? No? Ano bang nakikita niyo yung future niyo? Ganyan na lang ba ang buhay niyo? Okay, gusto niyo ba? Ganun na lang ang buhay natin. Ito. Kailangan, dapat merong progression, di ba? Okay, sa Panginoon, hindi tayo stagnant. No? Either be spiritual, lalong-lalo na, at syempre, yung ating buhay dito, di ba? Gusto ba natin, wala na lang palagi tayong ilaw? Tumanda ka na, wala pa rin kayong ilaw. Gusto niyo ba ng ganun? Hindi, di ba? Gusto natin, magkaroon tayo ng maayos na tahanan, di ba? Eh, sa langit nga, meron ka na kagad automatic maayos na tahanan kung ligtas ka eh. Di ba? Okay. Yan yung length of days. Long life. Gusto ba natin ng mahabang buhay? Siyempre. May enjoy mo ang isang mahabang buhay kung wala kang sakit. No? Or wala kang diferensya, no? Doon nga, doon sa amin. Itong Pasko lang, di ba? Kinikwento kanina ni Desiree at sa kanila atining, meron daw na disgrasya doon sa amin eh. Doon sa pataas na pagano'n, yung binaik namin, yung humihinto kami sa gitna kasi ang hirap ng iangat sa ano, ang mataas, no? May na-disgrasya doon. Putol yung mga paa nila. No? Bali-bali yung mga buto nila. Gusto mo ba mahaba ang buhay mo, bali-bali ang buto mo? Di ba? Ang hirap nun. Hindi ka na makatayo. Pero ang haba pa rin. Sana mamatay na lang ako eh. Minsan, ganun na iniisip mo eh. Sobrang depression. Gusto mo ba ng ganung buhay? Siyempre, gusto mo ng quality na mahaba. Okay? Mahabang quality life. Makikita mo yung mga apo-apo mo, no? Tapos, nakikita mo naglilingkod sa Panginoon. Yun yung pinaka-the best. Na mahabang, maganda, long life talaga. Okay? Tapos magsasama-sama kayo, makikita mo yung mga apo mo, no? May iyak ka na lang dahil kasi gusto mo, ayaw mo na kayong maghiwa-hiwalay. Ganun ang napipil mo, no? Okay? Sabi pa dyan, and peace shall they add to thee. Kapayapaan. Okay? Ano ibig sabihin ng kapayapaan dito? Wala kang kaaway, wala kang iniintindi. Yun ba ang ibig sabihin ng kapayapaan dito? Okay? I believe na meron tayong mga challenges, no? And beyond that challenges, meron pa rin tayong kapayapaan. Kasi alam natin, number one, kung saan ka pupunta pag namatay ka. Di ba? Kahit anong mangyari eh. Umulan ng malakas, bumaha ng mataas. Well, hindi ka mangangamba, magtitiwala ka sa Panginoon. Di ba? Pero ang maganda sa Panginoon, hindi ka niya iiwan o pababayaan. Sabi niya yun eh. Di ba? Okay, sabi dito, meron tayong tinatawag tong sa mundo, inner peace. Bakit ka nagkaroon ng inner peace? Kasi nasa iyo ang Panginoon. No? Hindi ka mangangamba. Kahit na anong mangyari, alam mo sa Panginoon ka pupunta. Di ba? Yung lalo na yung mga ano natin dito sa buhay. Di ba? Paano na yung pag-aaral ko? Ganito na lang ba ang pandemic? Okay? Hindi na kami magkikita ng mga classmate ko. No? Yan yung mga naisip ngayon ng mga kabataan. Eh, no? Ang hirap ng online. Di ba? Ang hirap ng online. No? Minsan, naglolokohan pa yung mga estudyante sa online. Di ba? Pero hindi naman talaga. Tapos, i-disconnect. Pag-recitation. Okay, dinidisconnect. Ay, tapos magsasorry ka lang, ma'am. DC ako eh. Disconnected ako eh. Eh, mga malulokong estudyante, no? Magkukwentuhan dun. Naririnig ko. No? Okay. Meron tayong kapayapaan. Yung unang promise, okay? Length of days, quality life, na mahabang buhay, na merong kapayapaan. Saan pang hahanapin mo dun? Di ba?
Ano ngayon yung sinabi ng Panginoon doon? Forget not my law. Kapos, isulat mo sa iyong puso ang aking mga commandments. Yung sabi ng Panginoon. Yun yung unang-unang point. Forget not the law of God. Okay? Next point. Okay, sa 3. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Okay, sabi doon. Let not mercy and truth forsake thee. Okay? Nag mo daw. Sabi doon. Let not mercy and truth forsake thee. Forsake you. Okay? Pagka iniwan mo ang salita ng Panginoon, ipoforsake ka ng mercy at saka ng truth. Kasi yung truth mismo ang iniwanan mo, inalisan mo. Okay? Nagkakaintindihan ba? Naintindihan nyo ba? Sabi doon, let not mercy and truth forsake thee. Huwag kang iforsake ng mercy and truth kung ikaw ay, sa ano yung pinagsasinasabi doon, hindi mo kakalimutan yung law ng Panginoon. Okay? Bind them about thy neck and write them upon the tables of thine heart. Ito na naman, bind them about thy neck. Bakit kailangan mong i-bind sa neck mo? No? Para kasing embudo yun eh. Yung neck mo parang embudo siya. Kunyari, kumuha ka ng tali, tapos itali mo dito, no? Hawakan mong ganun. Pag may kakainin ka, pag hinila mo tong ganun, hinila mo na ganun, ano mangyayari? Makakain mo ba yung makakain mo? Hindi. Para siyang strainer. No? Yung salita ng Diyos, para siyang strainer. Hindi mo kagad, ay, tara, gawa tayo ng ano, kalokohan. No? Pag alam mo yung salita ng Panginoon, para siyang strainer, parang pinipigilan ka niya na lunukin yung bagay na yun. No? Okay? Masarap ba yung lulunukin mo yung bagay? Para siyang filter, no? Yung salita ng Panginoon. Uy, Rapi! Magnakaw tayo, tara. Meron doon malaking bahay, palaging walang tao, eh. Puntahan natin yung bukas yung pinto nun sa likuran. Puntahan natin, ang kapitbahay namin, bukas yung pinto sa likuran. Utang, kuha lahat ng malalaking TV nila, component. Gawin natin yung Rapi, tara. Walang makakakita sa atin. Pagka nakakuha tayo ng bibili tayo ng bike. Mga ganun ba? Makakapag-isip ka ng ganun? Ngayon, pag alam mo yung salita ng Panginoon, mali yun. Hindi ko yung gagawin. Diba? Parang nakabind yung salita ng Panginoon sa neck mo. Lulunukin mo palang yung masama. Kapag ganun ka na. Na-choke ka na. Kasi alam mo yung salita ng Panginoon. Okay? Tapos isusulat na naman yan sa puso mo. Ang hirap na, liniukit, no? Wala pa dito, huwag niyong sanang gawin yun. Yung nagpapalagay ng tato. Kaya yun ang ayaw na ayaw namin. Sabi ng kuya ko sa akin, pag nagpalagay ka ng tato, ako yung una susuntok sa'yo. Sabi niya sa akin dati. Sabi ng kuya ko. Kasi gusto mong sirain yung katawan mo. Gusto mong saktan yung katawan mo. Sinasaktan mo yung katawan mo nun eh. Okay. Masugatan ka nga, ang sakit eh. Mahiwa ka nga ng kutsilyo, nasasaktan ka eh. Doon kaya tutusok-tusokin ka ng ganun. Ang sakit nun, no? Diba? Usong-usong ngayon, pag makakita ka ng mga kababayan, yung may iksi yung shorts, sigurado may tattoo dito yun. Ewan ko alam anong gusto nila dun sa... Eh, pag tumanda sila, naging lola sila yung kulubot nun. Kung nakasmile dati yun, nakagroon na ngayon yun. Okay? Parang niloloko nila yung sarili nila, nagpapatattoo sila, di ba? Mapalagay, yun din, yung mga ano rin, no? Yung sa beauty, no? Tinatattoo, yung kilay, tinatattoo na ngayon. Ay, wala kang kilay, tatatuan kita ng kilay. Ang sakit na tatatuan ka dito. Pati labi, tinatattoo, kulay pula. Oh, parang lagi ko na ako ganun. Niloloko mo yung sarili mo para lang maging maganda ka. Dapat yung itatoo mo sa puso mo yung salita ng Panginoon. Yun ang sabi niya. Okay? Paano mo itatatoo ulit yung salita ng Panginoon sa puso mo? Babasahin mo yung salita ng Panginoon, sasauluin mo. Okay? Pag wala kang ginagawa, kunyari, wala kang ginagawa sa ano, sabi mo, anay mo lang, no? Recite mo lang, my son,
At, okay, my son, forget not thy law. Okay, sa uluhin mo lang ulit, tapos iulit-ulitin mo lang. Ang sarap nun, di ba? Pag, kunyari, nilalagnat ka, may sakit ka, sabi ng Panginoon, yung salita niya, para na mamaya, sabihin niyo dito eh. No? Para siyang nutrients ng marrow. No? Tapos yung navel mo, no? Yung ito, to, itong, ano ba to? Pusod mo. No, mamaya, maganda yan eh. Ipuntahan natin yan mamaya. Okay? Nasaan na tayo? Point 2 pa lang tayo. Okay? Sabi naman dito, so shall thou found favor and good understanding in the sight of God and men. Okay? Ano daw magkakaroon ka? Magkakaroon ka ng pabor. Okay? Yun ang maganda sa mga Kristiyano, no? Kasi hindi tayo, number one, hindi ka mayabang. Pagdating mo pa lang doon sa isang place, no, makikita ka na kagad na ikaw ay humble. No? Pag tingnan, pumunta ka sa isang lugar, ganito ka umasta. Sino man dito? Sino dito? Nasa restaurant ka. O, order ako. Ganun ang approach mo. Nako, sigurado yung pagkain mo, lalagyan ng masamang bagay yun. Okay? Yung iba, nilalagyan ng masamang bagay. Ano, nakuha mo, pabor ba? Hindi. Eh, kung pumunta ka doon, ay, ano pong pinakamasarap nyo dito? Pwede po ba naming matikman? Ay, sir. Iba yung approach ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Di ba? Gusto po naming matikman yung pinakamasarap nyo dito. Ano po bang may offer nyo? Siyempre, bibigyan ka ng pinakamasarap nila. Hindi, walang ipis. Di ba? Okay. You will find favor. Kung paano ka makitungo sa iba kasi alam mo yung salita ng Panginoon. Okay? Magkakaroon ka ng pabor. No? Hindi ka mayabang. No? Hindi ka proud. And good understanding. No? Sa isang mga, lalo na yan sa mga meeting, sa mga corporate meeting, pataasan yan. Akong pinakamagaling dito. Ang lahat ng decision ko, yan ang masusunod. Ganun yan. Lalo yung mga boss. Ganun sila mag-isip. Pero pag nag-point ka ng isang bagay, alam mo na ito ang tama, makikita nila na yun din ang tamang gawin. No? Kunyari, process yan. No? Dapat dumaan muna yan sa mga ganito. Bakit nila pinapadaan doon? Para may control sila. Pero dapat naman hindi dumaan doon para bumilis yung proseso, ma-streamline. May mga ganun eh. Gusto nila may hold sila doon. No? Tuwing ganun eh, paggagawa ng proseso, gusto nila, ay may tao dapat ako dyan, may titingin ako dyan, may pipirma dapat dyan. May approval ni ganito yan. Okay? Pero pag meron kang salita ng Panginoon, alam mo, ang pinakasimple, pinakamabilis na gawin, meron kang good understanding. Okay? Tama? Okay? In the sight of God and men, lalong-lalo na sa tingin ng Panginoon, kasi naka-anchor ka sa kanyang salita, at sa tingin ng ibang tao. Pero hindi yun guaranteed na palaging positive yun sa tingin ng ibang tao. Okay? Lalo na yung mga kalaban ng Diyos. Okay? So number one, yun ang sasalungat sa'yo. No? May mga agenda sila. No? Siyempre, tatay nila, Satan eh. Pagka hindi yan anak ni Taning pa yung nakasagupa mo dun. No? Laban talaga yun. Pero may mga laban na hindi mo dapat labanan. Yun yung mga pag-aaralan pa natin. Yano ni Pastor yun. May mga laban na dapat nating labanan. Ano yung mga dapat nating labanan? Yung patungkol sa salita niya. Pag-share ng gospel, dapat maraming lumaban? Pag pinagbawal ang pag-share ng salita ng Panginoon, lalaban tayo nun. Kasi yun ang number one na purpose natin dito. Pero kung ina-api lang tayo, yaan mo lang tayong apihin. Maliit lang kayo eh. Konti lang kayo. Okay lang yun. Okay? Now, in that case, nasa na tayo? 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So, kanta to eh. No? Trust in the Lord with all thine heart. No? Ano daw trust natin sa Panginoon? All. Thine heart, buo. Hindi partial, hindi kulang. Pag sinabing buo, whole, 100%,
No? Magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? Pinagkatiwala nga natin yung buhay niya sa buhay natin sa kanya. Okay? Pwede ba natin ipagkatiwala, Panginoon, maliligtas mo ba ako? Parang hindi naman eh. Pwede ba 'yon? Nung tinanggap natin ang Panginoon, nag-trust tayo wholly sa kanyang salita, no? Na tayo ay ililigtas niya. Na sapat yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, 'di ba? Sapat ba 'yon? Yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo. Okay, sapat 'yon, no? Kaya dapat tayong mag-trust sa kanya whole thine heart, no? All thine heart and lean not unto thine own understanding. Okay? Meron ba tayong sariling pagpapasya o kaalaman? Meron. No? And pwede yan, makuha natin yan through learning. Pwedeng nakuha natin yan through advice. Di ba? Pero ibabangga mo palagi yan sa salita ng Panginoon. Okay? Tama ba yun? Tama ba yung sinabi sa akin? No? May nakausap akong ganyan eh. No? Yung kwentuhang lalaki sa lalaki. Sabi sa akin, James, napakabait mo. Tumikim ka naman ng iba. Hindi yung puro adobo lang. Ganyan ang advice sa akin. Sabi ko, ano ba to? Okay, alam ko na, may hirap iintindihan yan, pero lalaki sa lalaki yun. Ibig sabihin, tumikim ako ng ibang babae. No? Tama ba yun? Tama bang advice yun? Parang ginaganon ako ng salita ng Panginoon. Sabi ko, sir, hindi ko magagawa yan. No? Taliwas yan sa pinaniniwalaan ko. Di ba? No case. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon. Ito naman ang maganda. Ano naman yung promise dyan? Okay, maganda yan eh. Ano yung promise niya dyan? Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at hindi ka titiwala sa iyong sariling kakayahan or understanding. In all thy ways, acknowledge Him and shall direct thy paths. No? Kung ina-acknowledge mo ang Panginoon, paano natin ina-acknowledge ang Panginoon? Na-acknowledge ba natin ang Panginoon? Ina-acknowledge ba natin ang Panginoon? Paano ang paraan? Okay. Una, inaalam mo kung sino siya. Pangalawa, nananalangin ka sa kanya. Di ba? Pag-gising mo pa lang sa umaga, kaya yun ang pinili ko eh. Sa prayer namin, kasi ako yung una dapat maunang magdasal eh. Kasi maaga akong magising eh. Alas 4, gising na ako. Minsan, 3:30, gising na ako eh. Ewan ko, pag tumatanda yata, ganun. Maaga yung gising. Okay, ang una-una kong gagawin, i-acknowledge ko siya. Di ba? Maganda ba yun? Pagkagising mo, magbukas mo pa lang ng bibig mo. Mata mo. Ay, Panginoon, maraming pong salamat. Nagpipray ka na kagad. Nahanap ko nga kagad yung cellphone ko kasi hindi ko sa ulo lahat ng dapat kong ipanalangin. Eh. Okay? Nahanap ko. Ito pala mga panalangin ko. Okay? Gawin natin yun. Maganda yun. Di ba? Sabi nga ni Pastor, di ba? Tuwing Sunday, pag early morning, magkalampagan na tayo, no? Oh, kamusta kayo? Good morning! Blessed morning! Okay, gising na ba kayo? Pwede yun, no? Pag Sunday, mag-church na tayo. Kalampagan na tayo doon sa ano, no? Gawin nating ano, parang alarm clock yung ating mga messenger. Okay? Okay, ina-acknowledge. And He shall direct thy paths, no? Itong maganda, no? Ida-direct tayo kung saan dapat tayo pumunta. Okay, na-try nyo na bang maglakad dun sa ano sa kanila, no? Yung madilim na yun, yung part na yun, wala kang flashlight. Siguro madulas-dulas ako pag dadaan ako dun sa inyo, eh. Tapos kakaulan lang ng malakas. Siguro pag uwi ko sa bahay, para na ako umikot-ikot sa putik, eh. Imagine mo yun. Kung walang magdadirect sa'yo sa path, kung ganun kadilim, no? Wala kang flashlight na lang. No, hindi pa kayo susundin. Kunyari, hindi kayo susundin mamaya ni ate, ano, no? Len. No? Walang susundo sa inyo. Tapos, ang dilim. Tapos, umulan pa ng ganyang kalakas. No? Hindi nyo alam kung paano kayo uwi dun, eh. No? Pero, hawak-hawak nyo na yung mga sapatos nyo, di ba? Hirap na, di ba? Tanggal. Kung mabubog ka. Sanay na. Meron.
Pag madisgrasya ka, pagkaapak mong gano'n, no? May nakagano'n na bubog ka. Aday! Sakit mo yun. Okay. Eh, paano pag kami nagdadirect ng pat mo? Uy! Julia, dito ka dadaan. Wala ditong putik. Hindi ka madudulas. Okay, gusto mo ba yung ganon? Okay, syempre, di ba? Eh, ang Panginoon, ganon siya. Okay? Pag nag-trust ka sa Kanya, di ba? Sabi dun. Be not wise in thine own eyes. Pang-ilan na ito? Pangatlo. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Okay, sabi dyan. Be not wise in thy own eyes. Okay, meron tayong sariling katalinuhan, tama? Either be it's acquired, okay? Either be it's experience, di ba? Ay, na-experience ko na ganito yan. Pero ibang gamo sa salita ng Panginoon. Ano yung mga normal na sinasabi sa atin ng mga matatanda? Pinagdaanan ko na yan. Papunta ka palang, pabalik na ako. Okay, yan palaging sinasabi ng matatanda. Ibang gamo kung ano yung sinasabi ng matanda patungkol doon sa salita ng Panginoon. Tama ba yun? Okay, uminom ka ng konti, hindi mo yan mararanasan lahat. Diba? Yun yung mga advice ng mga minsan ang loko-lokong matatanda eh. Tikman mo yan ng konti. Gawin mo yan ng konti. No? Para maranasan mo naman. Hirap nun, pagka nagkwentuhan, di mo alam. Di ano ka na naman, out of ano ka na naman, out of place ka na naman, gaganunin yan, ibang matatanda. Hindi mo na kailangan. Pagka sinabi ng Panginoon, sabi doon ng Panginoon, the wine is deceitful, sabi niya. Itikman mo pa ba yun? Sinabi ng Panginoon, deceitful nga. Okay, sinong gusto uminom dito? Nakakita na kayo na lasing? Di ba? Anong palagi nangyayari sa isang lasing? Minsan nabubugbog, minsan nadidisgrasya, nagmotor, putol ang paa. Yan, ang lasing. Maglalasing pa ba kayo? Titikman pa ba natin yun? Hindi na. Sabi ng Bible, deceitful yun eh. Gagawin mo pa ba? Hindi ka wise. No? Hindi ka nag-trust sa Kanya. Yan. Be not wise in thine own eyes. Huwag kang maging matalino sa iyong sarili. Fear the Lord and depart from evil. Layuan mo yung masasama. Okay? Meron kang barkada, masasama. Mura ng mura. No? Lait ng lait. Ganyan sa mga babae. No? Yung mga barkadang babae, nakong, pag nag-usap yung mga yan, kaanong ka, ay, tignan mo yung katingin na naman sa akin yan, no? Papakit. Yan, yan. Maski lalaki, ganun din. No, dati kami sa office, meron pa kaming ano eh. Makulit kasi isang boss namin doon eh, isang manager doon eh. Naglalagay pa ng ano eh, number eh, nagpiprint pa ng number eh. 1 to 5 eh. Pag may dumaan na babae, tinataas nila number. Kung ano daw, pag 5, pinakamasexy daw. Ganun. Tama ba naman yun? Okay. Ginagawang katatawanan, kalokohan, no? Yung mga bagay-bagay para maubos lang yung oras. Okay? Ito na, sabi dito, ito yung promise doon. Pag hindi ka naging wise sa sarili mo, sabi doon, it shall be health to thy navel. Okay? Ano thy navel? Ito, pusod. No, parang sentro to ng tao eh, di ba? Yung pusod natin. No? Yung navel, pag baby ka, pag hindi yan nakadikit doon sa nanay mo, patay ka. Yan ang nagsusupply sa iyo ng pagkain eh. Yung ano, yung pusod, yung anong tawag doon? Umbilical cord. No, pag pinutol yan, magkakaroon ng mark yan, yan yung iyong navel. Okay? Tapos sabi pa dito, okay, ano pa yung health in thy navel and marrow to thy bones, no? Pag ikaw naubusan ka ng bone marrow, patay ka rin. Yan yung nagpo-produce sa'yo ng dugo. No? Yung iba nagkakaroon ng sakit sa bone marrow. No?
cancer of the bone marrow, hindi ka na makapag-produce ng dugo, kaya ang gagawin sa'yo, lalagyan ka ng lalagyan ng dugo. Hirap na sakit yan. No, yung inaano nga, no, yung dinadialysis, ang hirap nun eh. Yung may mga leukemia. Okay? Ano daw? Pagka naging wise, naging matalino ka para sa Panginoon, hindi ka naging matalino para sa sarili mo. Okay? Ano yung pangako ng Panginoon? Health! No? Ganun lang kasimple. Magandang pangangatawan. Okay? Pag maganda ang pangangatawan mo, sigurado, maganda ang paglilingkod mo sa Panginoon, at, ano pa? Ahaba buhay mo. Di ba? Kakaduktong yan eh. Okay? Nasaan na tayo? Honor the Lord with thine substance. Okay, paano natin ino-honor ang Panginoon? Okay? I believe the same to sa Exodus 20:12. Punta natin yung Exodus 20:12. Papauwi na? Konti na lang. Si Easy. Okay, punta natin yung Exodus 20:12. Alam natin to, no? Ito yung may promise. Honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay, paano ba natin binibigyan ng honor ang ating mga parents? How we honor our parents? Maging mabuting anak ka, lahat ng mga utos niya sinusunod mo. No, pag tumanda na yung parents mo, ikaw naman yung magpo-provide sa kanya. Okay, that's how we honor, yun yung paano natin i-honor yung mga parents natin. No, kasi tatanda yan. Eventually, hindi yan magiging breadwinner ng bahay niyo. Si tatay hindi palaging ang magbibigay ng pagkain sa pagka tumanda na. Ano nang gagawin mo? Iiwan mo na lang sa States, nakakalungkot, no? Yung matatanda doon, nasa, kaya merong business sila kuya doon eh. Home care eh. Kasi yung mga matatanda nila doon, pinapasok na lang nila sa home care. Wala nang nag-aalagang mga anak sa parents. Pag tumanda yung parents natin, iiwan na lang ba natin sila? Hindi, di ba? Kasi alam natin yung salita ng Panginoon. I-honor natin sila, lalo na ang Panginoon natin. Paano natin i-honor ang Panginoon natin sa buhay natin? Okay? Sa pananalapi, di ba? We give. Normally, ang pinaka-basic, 10%. Okay? Then, saan pa? Sa ating paglilingkod. Okay? Okay? Pag-attend lang ng service, di ba? I-honor natin ang Panginoon. Binibigyan natin siya ng importansya. Okay. Honor the Lord with thy substance. Okay, and substance, syempre, yung kinita. Okay. With the first fruit of all thine increase. Okay, 10% yan yung first fruit kung titingnan natin sa Bible, no? So shall thy barns be filled with plenty. Ito yung promise ng Panginoon. Okay? Pupunuin niya yung ating mga lalagyan. And thy presses shall burst out with new wine. Eh, wine, ano tong wine na to? New wine, ito ay juice. No? Natry nyo nang uminom ng araw-araw na juice? Si Jared lagi uminom ng araw-araw na juice. No? Nagagalit yan pag walang Yakult. Okay? Ang sarap ng buhay mo nun pagka ganun. Di ba? Puro juice, ang gusto ko ng juice. No? Lalo na pagkagaling ka sa exercise, no, yun yung pinakamasarap inumin eh, yung matamis-tamis tas malamig. Sarap nun. Okay? Gusto mo ba ng ganun ang buhay sa Panginoon? Sabi dito, ano daw ang kailangan mong gawin? I-honor mo ang Panginoon. Okay? I-honor mo siya sa iyong substance. Parang baliktad yun ah. Bibigyan ko siya, tapos bibigyan niya ako. Mawawalan ako, tapos magkakaroon ako. Ganun yung minsan na ano dun eh. Di ba? Analogy. Magbibigay ako sa Panginoon, hindi ako naniniwala dyan. Ba't ako magbibigay sa Panginoon? Di, nawalan ako. Okay? Selfishness yun. Di ba?
Ang tinuturo sa iyo ng Panginoon, magbigay ka, magtiwala ka sa Panginoon. Okay? 10. Social diversion. Yun na yan, no? Be plenty and presence shall burst out with new wine. Sa ulo natin to eh. Diba? My son, despise not that chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Okay, pag pinagalitan ka naman ng Panginoon, magtatampo ka ba? Okay? Bakit ba kailangan pagalitan? May kanta nga, abasta kahit na ako ay bata pa. Sabi doon, aawit sa'yo ng hallelujah, sa aking ngiti lahat ay sasaya. Sabi doon, paluin man ako ng nanay ko, hindi ako magtatampo. Pagkat ito'y patunay lang na mahal ako. Sabi doon ng kanta, kantang pambata yan eh. Okay, pag narinig niya, maganda yan, pag kinanta ni Aiden yan, ng bata eh. Ang ganda nun eh. Paluin man ako ng nanay ko, hindi ako magtatampo, pagkat ito'y patunay lang na mahal ako. Yun yung kanta nun. Ah, basta. Kahit na ako ay bata pa. Yun yung kanta, no? Pag pinalo ka ng Panginoon, magtatampo ka ba sa Panginoon? Bakit ka kaya papaluin ng Panginoon? Dahil gumagawa ka ng tama? Di ba? Kasi pag gumagawa ka ng tama, pagpapala. Pag gumagawa ka ng mali, pagpapalo. Yun ang ano nun. Okay? Yung sabihin, may ginagawa kang mali, gusto ka niyang i-correct. Itama. Okay? Sabi dyan, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Huwag kang mapagod kung ikaw ay laging pinapagalitan. Bakit ka pinapagalitan? Kasi mahal ka nung nagagalit sa'yo. Ayaw ka niyang mapariwala. Okay, mali yung ginagawa mo. No? Hindi ka masaya sa ginagawa mo. Nakikita yun eh. Pagka inutusan mo yung anak mo, tapos yung anak mo nagdadabog, alam mo na hindi yun masaya sa ginagawa niya. Pag hindi yun masaya sa ginagawa niya, hindi ka rin masaya, di ba? Hindi rin masaya yung nag-utos. Or, either be magiging mali yung ginagawa niya. No? Imbis na malinis, naging madumi. Okay? Imbis na maayos, naging nasira. Okay? Okay, dapat neither be weary of His correction. Huwag tayong mapagod sa correction ng Panginoon. Pag, sa office nga, pag sinasabi ito ng mga manager eh. Pag ang isang manager, hindi ka na, pinabayaan ka na. Wala nang pakialam sa iyo, hindi ka na mapopromote nun. Pag hindi ka na sinasabihan ng manager mo, hindi ka na niya ipopromote nun kasi wala nang pakialam sa iyo eh. Hindi ka na kukorek. Ay, may mali tayo dito. Ano dapat ang tamang ginawa natin dito? Pag hindi ka na ginagano'n ng boss mo, nako, magtanong ka na, boss, ano ba ako sa'yo? May patutunguhan pa ba ako sa kumpanya natin? Okay? Yun ang maganda sa Panginoon. Pag kinokorek ka ng Panginoon, ibig sabihin mahal ka niya. Pag hindi ka na yung kinokorek, no, magtanong ka na. Either be, ano ka ba, reprobate ka ba kung hindi ka kinokorek? Or nawawala na ng pag-asa Panginoon sa'yo. Gusto mo ba yun? Okay, pag nagalit ang tatay mo, nagalit na naman si tatay, yan na naman si nanay, sumisigaw na naman. Nagagalit ka pa, nagagalit ako lalo. Nagtatampo ka pa lalo. Sabi dito, huwag ka nga mapagod eh. Nakagalitan ka ng Panginoon eh. Okay? Weary of His correction. Huwag kang mapagod. Intindihin mo bakit ka pinapagalitan. I-assess mo, bakit ba ako pinagalitan? Ano bang nagawa kong mali? Susunod, itatama ako na. For whom the Lord loveth, He corrected. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung sinong mahal niya, kinokorrect niya. Even as a father, the son in whom He delighted. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Sinong mahal ng Panginoon dito? Ready kayong makorek? Amen. Okay? Ready tayong magpakorek. Okay? Ano yung mga truths na nakuha natin? First, okay? God address it, forget not my law, wag natin kalimutan ang
mga commandments ng Panginoon. Okay? Next. Okay, ano yung sumunod? Let not mercy and truth forsake thee. No? Huwag tayong iwanan ng mercy and truth. Okay? Pangatlo, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pang-apat, honor the Lord with thy substance. Pang-lima, despise not the chastening of the Lord. Huwag tayong panghinaan ng loob sa pagkokorek sa atin ng Panginoon. Okay? Yan ang, actually, hindi naman siya secret, revealed siya. Rebuild siya sa salita ng Panginoon, lalo na sa mga anak niya. Okay, tayo pagpalain ng Panginoon sa kanyang salita. Amen.